live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay na at nakasilid pa sa sako ng matagpuan ang 7 taong gulang na batang babae na 3 araw lang nawawala sa Jensan. Kalunos-lunos ang sinapit ng batang hinihinalang ginaasa muna bago pinatay. Ang suspect, senior citizen na kapitbahay na nakitaan daw ng mga ebidensya. Nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Linggo nang idiniklarang nawawala ang 7 taong gulang na si Ana, di niya tunay na pangalan. 3 araw makalipas, natagpuan ang bata na patay at nakasiksik sa isang sako sa bakanteng lote sa Purok 9, Barangay Conel, General Santos City. Namin nakita nga sako. Una nga sako, amo ang nakita is basura. Ang ikaduha, ayun siya sako dito sa suok. Amo ang gilili. Nakita man ako itong short. Pag abot sa mga kuan, sa lola, papatanaw na ko sa iya ang katong short. Pag ingon niya nga, yahak. Ayon sa kapulisan, posibleng ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Sinakal dito ng t-shirt. Now we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako, inopen, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na na-rape siya. Ang sospek sa krimen ang 74 anyos na kapitbahay ng biktima. Base sa testimonya ng mga saksi, nakita daw ang bata na pumasok sa compound ng sospek noong hapon bago ito nawala. Sa investigasyon ng pulisya, may na-recover na 2 kutsilyo at 2 t-shirt na may marka ng dugo sa likod ng bahay ng sospek. Tumuba yung mga circumstantial at itong testimonial ng ating eyewitness. I already requested for the DNA analysis, no? Examination, and we are looking forward na magkaroon ng positive result that would also help us in filing a solid case against the POI na ngayon ay naging suspect na natin sa paghasa, pagpatay. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na kunin ang pahayag ng suspect, ngunit wala ito sa kanilang bahay nang pinuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok, 24 oras. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa-Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman sila mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video
para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Gate pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa. Kasi especially kung one or two pieces lang, kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba, it is anting-anting. Pero sir, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe, lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa mga commuter at suki ng LRT, doble ingat po sa inyong mga gamit, lalo na kung rush hour at siksikan. Apat na miyembro umano ng Ipit Gang ang nasa kote dyan. Ang kanilang modus, tinutukan ni Chino Gaston. Sa gitna ng mga nagmamadaling pagsakay at pagbaba ng mga pasahero ng LRT, ingat sa mga nagmamadali ring sumabay, mga Ipit Gang tulad ng dalawang grupong hinuli ng mga undercover police ng Theft and Robbery Division ng Manila Police District nito lang a-11 at a-12 ng Marso. Modus nila, harangin at ipitin ang mga pasakay o pababa ng LRT. Sa apat na nahuli, isa ang napag-alamang may warrant of arrest sa kasong highway robbery. Nagpakalat tayo ng mga operatiba, yung tinatawag nating sekreta dyan. Ibiniblend natin ito sa ating mga kababayan para mas mabantayan natin itong mananakay ng LRT. Sa isa mismong undercover operation na tiyempuhan ang pagbiktima sa isang civil engineer na walang kaalam-alam noon na nadukutan siya. Nadukutan po ako sa LRT1 sa may Doroteo. Papunta po ako sa trabaho. Isa po akong civil engineer. Mga bandang umaga po, rush hour, papasok po ako ng train. Tapos inipit po ako ng dalawang lalaki. Pagsakay ko po, naka-headset po ako. Tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala, nadukutan na ako. Isa pang Chinese national ang nagreklamo matapos mabiktima. Aminado mga sospek na pabalik-balik silang sumasakay sa LRT para makatiyempo ng biktima na kakapkapan at dudukutan. May gamit pa silang mga hand signals para ipaalam sa kasama kung saang bulsa dudukot. Tiyempo-tiyempo lang po sir. Nakakapan lang po. Naharangan lang po. Tapos? Abang inaharangan, may kumukuha po. Naharangan lang din po. Tapos para makakuha kami ng pagkakataon. Marami rin po mga tao magsisiksikan din po. Ganun din po ang makakakuha kami ng timing na po yung bulsa nila, makapaan yung bulsa nila. Kabilang sa iba pang modus ang pandidistract tulad ng pagsasabing may dura, dumi o insekto sa iyong paanan. Payo ng mga pulis, maging alerto at huwag ilagay sa likod ng bulsa ang mga cellphone, gadget o wallet. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Sarado na ang itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills matapos kansilahin ng munisipyo ang business permit to operate nito. Umamin ang resort na nag-operate ito ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Nakatutok si Maki Pulido. Noong 2018, ayon sa Bohol Provincial LGU, nakuha ng Captain's Peak Resort ang clearance mula sa Protected Area Management Board o PAMBI. PAMBI ang ahensya sa ilalim ng DENR na namamahala sa mga protected area tulad ng Chocolate Hills na isang UNESCO-declared geopark. Dahil may PAMBI clearance, wala raw nagawa ang Sakbayan LGU kundi mag-issue ng building permit. Naitayo ang resort matapos ang ilang buwan at operational na bago mag-COVID pandemic noong 2019. It is presumed to be regular kasi nagsumula yan sa ibaba eh.
sa ibaba. So, meron namang pambi resolution na kahit na ito'y isang protected area, meron namang tinatawag na multiple use zone. August 2023, hininga na raw ng Bohol Provincial LGU ng aksyon ang DENR matapos itong imbestigahan ng kanilang sangguniang panlalawigan. Inirekomenda rin ng probinsya sa DENR na ayusin ng ahensya ang mga policy at guidelines kaugnay sa pagtatayo ng mga istruktura sa multi-use zone sa protected area. Pero wala raw silang narinig mula sa DENR. Since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Wala pang bagong pahayag ang DENR. Pero kahapon, sinabi nitong September 6, 2023, may inisyo silang temporary closure order. At noong January 22, 2024, nag-issue naman sila ng notice of violation dahil nag-operate ang Captain's Peak Resort nang walang ECC. Pero sabi ng provincial at municipal LGU, sa social at mainstream media lang nila nalaman ang balitang ito. Noon pa sana, had we known na may temporary closure order pala, then we could have monitored the compliance. Kung nalaman at binigyan kami ng kopya, official copy ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Sarado na ang resort dahil kinansila na ng munisipyo ang business permit to operate nang mabalitaang may temporary closure order na. Aminado ang resort, nag-operate sila ng walang ECC. Wala mo na problema na mo, nga wala ni ECC. Bisod lagi ng ignorante kay taba. Record na, ignorante kayo nga kanang magkuhan og business mo na nay lesson to learn. So atay mahimo ato dyan ang paningkamutan nga i-comply. Tatlong bayan sa Bohol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. Maliban sa Captain's Peak Resort na nasa bayan ng Sagbayan, may iba pa raw resort sa ibang bayan. Bawat munisipyo na mayroong Chocolate Hills ay napailalim iyan sa protected area o ng pambi. Kaya nga nalulungkot tayo kasi bakit nasi-single out tayo. Eh, marami naman dyan. Sinisisi man ng LGU ang PAMB dahil ito ang namamahala sa mga protected area. Iimbestigahan pa rin ng DILG ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, kung may illegal na konstruksyon, hindi nagampanan ng tama ng mga LGU ang kanilang responsibilidad. Ang Kamara magsasagawa na rin daw ng investigasyon sa ipinatayong resort sa Chocolate Hills. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo, di ba? Tumubong kulog sa mukha mo. Okay? So ang pangit ito eh, kahit anong palusot. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na namamasyal lang daw siya abroad. Pinag-usapan din nila ng German leader ang investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Nakatutok si Rafi Kima. Ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang schedule sa Berlin. Tugon ito sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papasyal-pasyal lang daw si Marcos sa kanyang mga biyahe sa labas ng Pilipinas. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama niyo kami, you know, we don't make pasyal. Kaugnay naman ang patutsada ni dating Pangulong Duterte sa charter change. Sabi ng Pangulo, Nako-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it, kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko. Binanggit din ng Pangulo na tinanong siya ni German Chancellor Olaf Scholz sa kanilang working lunch kaugnay sa update sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction. I also went further and said we have actually completely changed the concept of the anti-drug campaign. In my view, the enforcement can only take you so far, and we have taken it as far
as we can, and maybe in the opinion of some, we've taken it beyond. Tinanong din ang Pangulo sa pahayag ni Chinese President Xi Jinping na humihimok sa militar ng China na maghanda para sa anyay military conflicts sa dagat. I'm not surprised, we will have to continue to do what we can to defend our maritime territory in the face of perhaps a more active attempt by the Chinese to annex some of our territory. Tungkol naman sa kalagayan ng kanyang inang si dating unang ginang Imelda Marcos. Pagaling na ng pagaling. She's scheduled to come out on, I think, Thursday. She was feeling better already. Wala na yung pabawas na talaga yung lagdat. Mula sa Prague sa Czech Republic, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyenteng magpapa-confine ang Philippine General Hospital kasunod ng sumiklab na sunog kahapon. At nakatutok si Oscar Oida. Kalbaryong sunog ang nagpalikas sa 173 pasyente ng Philippine General Hospital kahapon. Pero naibalik na rin sila sa kanikanilang mga kwarto. Mga 8 p.m. po, nagkaroon na po ng clearance at naibalik na po namin yung mga pasyente isa-isa sa mga pinanggalingan nilang mga ward. May mga na-stress ng konti pero by and large po, stable naman po sila. Wala pong namatay, wala pong lumubha ang kalagayan. Na-contain naman daw agad ang sunog na nagsimula sa audiovisual room ng Department of Medicine. Ito pong kwarto na to actually ay due for renovation na. No? Medyo condemned na po yung property. Naging bodega na po siya ng maraming gamit dahil talagang aayusin na po. Malaki rin daw ang naitulong ng ginanap kamakailang fire drill sa kanilang ospital. Pinire drill eh itong wards 1, 2. Kaya dahil doon siguro mabilis yung alam kung saan kagad dadalhin. Bagamat balik kwarto na ang mga inilikas, hindi mo natatanggap ang PGH ng bagong admission, maliban kung kritikal ang pasyente. Posibleng sa Lunes pa may balik sa normal ang operasyon ng ospital. Naglilinis pa po, inaayos pa po yung ilang lugar, may mga iba pong lugar, may amoy pa. Kaya po, dahil po doon, malilimit po yung capacity ng PGH. Punong-puno po yung emergency room at hindi po makakapasok yung mga bagong dadalhin doon, except po talaga yung agaw buhay. Kanina, inabutan ko sa labas ng ospital ang 73 anyos na si Alejandro de Guzman. Ipapacheck up daw sana niya ang iniindang bukol sa kanyang tiyan. Yun nga lang. Kasi cut off na po sila, sir. Bukas na lang daw po, bumalik na lang daw po kami, pumila na lang ng maaga. Pangatlong beses na ako na uoperahan dito. Kaya kahit saan lupa-lupa ko mapunta, PGH ang bagsak ko. Ang Department of Health, nakaantabay naman para sa anumang tulong na kailanganin ng PGH. At handang ilipat sa ibang ospital ang mga pasyente kung kailanganin. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection sa lugar hanggang kanina. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sasampahan na ng reklamo ang walong dayuhang nasa likod umano ng paralakit sa mga tauhan ng isang Pogo Hub sa Tarlac. Tuloy ang pagsuyod sa umano'y scam hub bagamat pahirapan dahil sa dami ng gusali. Nakatutok si June Veneracion. Sa tinatayang 10 hektaryang lawak ng Pogo Hub na ito sa Bamban, Tarlac, kulang ang mahigit 24 oras para masuyod ang 36 na gusali nito para sa pangangalap ng ebidensya. Sa updated na bilang nga ng mga nasagip na Pinoy at dayuhan, lumalabas sa mahigit 600 Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid kahapon. Sa social media raw na recruit ang mga Pinoy at pinangakuan ng sweldong 21,000 kada buwan para maging call center agent. Pero hindi naman sila call center agent. Ang trabaho nila, nangangalap sila ng mga foreigners na magiging prospective client pala ng establishmento sa mga love scam, mga date scam. May mga na-recover ding armas kahapon. Walong suspect na foreign nationals naman ang hawak na ng mga otoridad at sasampahan ng reklamong human trafficking at serious illegal detention matapos iturong nasa likod ng pananakit at pagkulong sa dalawang Pogo worker na naging mitsa para isagawa ang raid. Ito yung mga enforcers na tinatawag. Ito yung mga sinasabi, nagsasabi sa kanila na kailangan abutin mo yung quota mo
or else tatamaan ka sa amin. So it's either sinasaktan nila ito o kaya talagang dinideprive nila ng tulog, kinukulong nila sa isang kwarto. Patuloy naman ang pagproseso sa mga nasagip na foreigner. Binubusisi ang kanilang mga immigration documents at inaalam kung marinis ba ang kanilang record sa bansang pinanggalingan. Suspension ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lumalabas sa parang ginagawa na lang front ngayon sa mga krimen ang POGO. Kukuha sila ng license, sasabihin nila offshore gaming ang gagawin nila. But actually, ang gagawin po nila is puro scamming operations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Miguel Tan Felix is back after ng nakangangatog na challenges and experience sa South Korea. Pero di lang kay Isabel Ortega siyang may pasalubong, kundi pati na rin at sa Isagel fans. Makichika kay Larson Chago. After more than a month ng workation sa South Korea, balik na sa Pilipinas ang bagong runner ng Running Man Philippines Season 2 na si Miguel Tan Felix. Bagamat na homesick dahil malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay, sobra raw na enjoy ni Miguel ang shoot. Actually, parang everyday nire-reminisce ko pa rin yung lahat ng nangyari sa Running Man. Sa on-cam, off-cam, dahil sobrang ibang experience sa akin. Sa loob ng 43 days, sobrang dami nangyari. At bilang pambawi sa pamilya at kay Isabel, marami siyang inuwing pasalubong. Pinag-shopping ko po siya. Sabi niya, mga 2 to 3 outfits lang, pero super nag-enjoy ako. Sabi ko siya na bahala eh. Puno yung mga kalahati ng maleta ko, puro damit lang po ni Isabel. Binilan niya ako ng album ng favorite kong artist, si Jungkook. Sa ngayon, balik trabaho na agad si Miguel na na-assign bilang group leader ng Team Sand kasama si Isabel para sa All Out Sundays Summerversary. Simula sa Linggo, apat na grupo ng Sparkle Stars ang magsu-showdown sa mga pasabog na production numbers. Nag-brainstorming na nga raw sila kaagad ng lahat ng bumubuo ng Team Sand. Sobrang pinag-aandahan talaga namin to, titular, dahil sobrang laki, sobrang bago, fresh ang summerversary ng AOS. Kaya ako very excited ako sa kalalabasin itong, lalo na this Sunday. Binabalik namin yung collaboration of artists, yes, yung teamwork, yung kanya-kanyang creativity. So malaki talaga ang pasabog for the summerversary ng All Out Sundays. At para naman sa Isagel fans, may niluluto na raw silang bagong show. Nasa step 1 pa lang po kami ng show, pero definitely meron na po kami binubuo ngayon. Yes, exciting siya actually. Very different. War Santiago, updated sa showbiz happening.